Ano ang una mong maiisip kapag narinig mo ang Dubai? Doon ko makikita ang pinakamataas na tower. Oops, hindi lang yan. Dito mo lang naman makikita ang Burj Al Arab na siyang pinakaunang building na 7 stars sa buong mundo. At dito mo rin makikita at makakakita ng machine na makakapag-withdraw ka ng golds. At syempre, dito mo makikita ang pinakamataas na tower sa buong mundo, ang Burj Khalifa, na may taas na 2,716 feet. Dito pa lang, talagang masasabi mo ng mayaman ang Dubai. At grabe, pagsakay ka ng elevator galing sa taas, mapapaaw ka pagbaba mo ng elevator kasi para kang aatakihin. Grabe, masasabi ko talagang napakaganda talaga ng Dubai. At hindi lang yan, eto pa. Dito mo rin makikita ang Dubai Creek Tower na nagkakahalaga lang naman ng $1 bilyong. Diba? Dito pa lang, masasabi mo ng napakayaman ng Dubai. At eto pa. Napakaganda at napakagaling talaga ng mga disenyo at arkitektura ng Dubai. Kaya naman hindi nakapagtatakang Dubai ang siyang may pinakamagaling at pinakamayaman at masasabi mo talagang number one pagdating sa arkitektura sa buong mundo. At hindi lang yan. Ito ang matindi. May bago na namang tower na siyang tinawag na dynamic tower. Ito yung tower na umiikot. At nagkakahalaga lang naman ng $1.2 billion. USD yan ha. At alam mo ba kung magkano ang isang unit or apartment sa tower na to? Nagkakahalaga lang naman ng 40 million AED bago ka magkaroon ng isang unit o apartment sa tower na ito. At ang maganda pa niyan sa tower na ito ay pwede mo i-adjust o limitahan ang pag-ikot nito. Talaga namang napakaganda nitong tower na to. Kaya naman masasabi talaga nating napakatalino at napakagaling talaga at napakayaman ng Dubai. At eto pa ha. Ngayong 2020 ay bubuksan ang Dynamic Tower. Pagka nabuksan na ang Dynamic Tower, ano kaya ang susunod? Ito lang naman ang ongoing na proyekto ng Dubai na tinawag na Museum of the Future. Ang Museum of the Future ay nagkakahalaga ng $109 million. At nakatakda itong buksan sa 2021 sa publiko. Museum of the Future, dito mo lang naman makikita ang Mars planet na lahat ng bagay na nasa loob ay kontrolado ng AI. Dito mo rin makikita at makakaharap ang mga robot. Lahat ng bagay na makikita mo sa loob ng museum ay kontrolado ng AI o di kay mga robots. Kaya tinawag ito na Museum of the Future dahil lahat ng mga bagay dito ay kontrolado ng AI. Kaya naman, ngayon pa lang inaabangan na ng publiko ang pagbukas nito. Hindi pa dyan nagtatapos ang aking kwento. Balik tayo sa The Burj Al Arab. Ang Burj Al Arab ay ang kauna-unahang 7-star tower worldwide. Ang tower na ito ay may sariling island. Ang island na ito ay gawa ng tao. At nagkakahalaga lang naman ito ng $1 billion. At sa loob nito
ay malapala siyo lahat ang disenyo. Lahat ng mga unit at kwarto. At dito mo rin makikita at mahahawakan ang iPad na gold. Ang iPad na ito ay gawa sa 24 karat na gold. Mula sa the Burj Al Arab Tower, lilipad naman tayo sa Aladdin City. Kung ikaw ay napanood mo lang Aladdin City dito sa Dubai, ay totoong Aladdin City ang makikita mo dito. Pagtapak mo dito, gate pa lang, parang nasa movie ka na. Sobrang napakaganda. Ang Aladdin City ay nagkakahalaga lang naman ng $500 million. Mula sa Aladdin City, pupunta naman tayo sa man-made island, ang Palm Jumeirah ng Dubai. Palm Jumeirah ay man-made island. Dito makikita ang maliliit na island na gawa din ng mga tao. At ito ay nagkakahalaga lang naman ng $12 billion. Ikaw, pag narinig mo ang Dubai, ano ang una mong naiisip? Sa Dubai, marami ka pang makikita tulad nito. Dito mo makikita ang seahorse design na island. Ang island din na ito ay gawa ng tao. Kapag sinabi mong Dubai, marami kang makikita na magagandang tanawin at iba pa. Nagustuhan mo ba itong video? O may request ka ba? O di kaya naman may tanong ka tungkol sa Dubai? Mag-comment lang sa baba ng video na ito. At huwag kalimutang mag-subscribe para pa sa mga susunod na video tungkol sa Dubai. Pasyalin natin ang Dubai at ang buong mundo at alamin ang iba't ibang kultura sa buong mundo.